minsan, may mga bagay na ibinibigay sa atin nang hindi natin inaasahan. Minsan, madali tayong natutukso sa mga bagay-bagay dahil sa kaginhawahang matatamasan natin dito. Ganun pa man, ang mahalaga ay gamitin natin ito sa tama. Dahil I'm sure, mas malaking blessing ang darating sa iyo. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng inyong programa. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento para kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Narisa. Isa akong caregiver. Hindi madali ang naging trabaho ko. Bukod kasi sa tagaalaga na ako ng matatanda, hindi pa madaling alagaan ang mga ito. May mga naging pasyente kasi ko na masungit. Kung minsan, hindi pa maiwasan na masaktan nila ko. Pero dahil sa profesyon ng trabaho ko, nakukuha ko naman magpasensya para alagaan sila. Bukod kasi sa pag-aalaga, natuto na rin akong mapamahal sa kanila dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng iniiwanan ng pamilya. Kaya kahit anong hirap ko sa pag-aasikaso sa mga matatanda, ginagawa ko pa rin ng maayos ang trabaho ko sa kanila. Hanggang isang oportunidad ang dumating sa akin. May kumuha lang naman sa akin na maging isang private caregiver. Kaya naman, naalis ako sa isang hospital ng mga matatanda. Nalaman ko na isang matandang lalaki pala ang aalagaan ko. Kaya napaisip tuloy ako kung tatanggapin ko ba yon. Pero dahil sa offer ng anak niya na ipapasahod sa akin, ay napapayag na rin ako nito. Total naman, sinabi nitong may makakasama akong mag-aalaga sa tatay niya. Kaya hindi ako masyadong mahihirapan. Unang araw ko noon sa bahay nila nang ma-meet ko ang kasambahay nila. Medyo may edad na ito. Kaya siguro kumuha na sila ng personal na mag-aasikaso sa matandang lalaki. Mabait naman si Ate Resi, ang katunong nila. At marami siyang kwento sa akin tungkol sa mag-ama. Nalaman ko na naaksidente pala ang matanda, kasama ang asawa niya sa sasakyan, kung kaya naputol ang paa nito. At sa kasamaang palad, hindi daw nakaligtas ang asawa niya. Kaya siya ang sinisi ng anak nila. Nag-iisang anak lang si Andres, kung kaya't ganun na lang kasakit dito ang nangyari. Ganun pa man, hindi naman daw nito pinapabayaan ang ama. Yun nga lang, nag-iba ang pakitungo nito sa tatay niya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Good morning, sir! Kamusta po kayo? Pagbati ko dito nang ipakilala ko ni Ate Resi sa kanya. Hindi naman ito kumibo. Mababakas lang sa kanya ang blankong mukha na tila malalim ang kanyang iniisip. Napatingin ako kay Ate Resi. Mukhang nahulaan naman niya ang reaksyon ko. Kaya sinabi nito na ganun daw talaga yung matanda. Hindi masyadong nagsasalita. Kaya naman abot ang tanong ko dito. Yung iba, sinasagot niya. Pero yung ibang tanong ko ay deadma lang sa kanya. Ako nga po pala si Narisa, ang personal caregiver nyo. Simula ngayon, ako na po ang mag-aasikaso sa inyo. Pagpapakilala ko dito. Hindi kita kailangan, kaya makakaalis ka na. Masungit namang sabi nito. Hindi naman ako nagpatinag sa sinabi niyang yon. Pagkos ay kinulit-kulit ko pa siya, kahit alam kong naiinis na siya sa akin. Ilang linggo ring naging masungit sa akin si Sir Francis. Pero kalaunan ay napagaan ko na rin ang kalooban niya. Sa katunayan ay napapangiti ko na nga ito. At minsan ay nabibiro na rin niya ako. Kaya naman mas naging magaan ang pag-aalaga ko dito. Dahil
hindi na kailangan pang pilitin ito. Salamat, Marisa, ha. Simula nang dumating ka, naging masaya ang buhay ko. Nakukuha ko nang tumawa eh. Wika nito. Dapat naman talaga, sir, ganon. Hindi mo naman kailangan magbukmuk na lang dyan sa kwarto mo. Isa pa po, may anak kayo. Alam ko po na nasasaktan rin si Sir Andres sa tuwing nakikita niyang malungkot kayo. Wika ko dito. Sana nga magkaayos na kami ng anak ko. Sana mapatawad na niya ako. Pahayag pa ni Sir Francis. Huwag kayong mag-alala, sir. Magkakaayos din kayo ng anak mo. Pagpapagaan naman ng loob ko sa kanya. Sana nga. Pwede bang huwag mo na nga akong tinatawag na sir? Francis na lang. Pakiusap nito. Sige po, kung yun po ang gusto nyo, tugon ko naman dito. Hindi ko alam na kaya pala ganun ang pakikitungo sa akin ni Francis ay nagugustuhan na pala ako nito. Lalo na nang malaman niyang dalaga ako at walang pananagutan. Kaya pala lately ay maraming tinatanong sa akin si Francis. At iyon ay tungkol sa buhay ko. Lahat naman ng katanungan niya ay sinagot ko. Kasama na ron ang mga personal sa buhay ko. Wala naman akong inilihim kay Francis. Dahil para sa akin, ama na rin ang turing ko sa kanya. Subalit ang nararamdaman nito sa akin ay iba. At iyon ay kailanman hindi ko magagawang suklian kahit paanong buti niya sa akin. Isang araw, habang pinapakain ko siya nang magtapat ito ng nararamdaman, inamin ito na nagugustuhan daw niya ako. At kahit na ganun daw ang kalagayan niya, kaya pa rin naman daw niyang ibigay sa akin ang lahat. Maraming inoffer sa akin si Francis at lahat ng yon ay pabor sa akin. Nandiyang, bibilhan niya daw ako ng bahay at lupa. Bibigyan niya ako ng pera at mamahaling alahas at kung ano-ano pa. At siguro, kung tuso lang ako ay baka kinagat ko na ang lahat ng yon. Baka tanggapin ko na ang offer niya para hindi na ako maghirap pa. Subalit sa kabilang side ng konsensya ko ay tumututol. Hindi ko kayang tanggapin ang isang bagay kung hindi ko naman pinaghirapan ito. Kahit kasi mahirap lang kami, ay pinalaki naman ako ng mga magulang kong may dangal. At dapat paghirapan ang mga bagay-bagay. Mas gugustuhin pa nga daw nilang maliit ang sinasahod ko. Basta sa malinis at maayos kong kinukuha ito. Kaya naman tinanggihan ko ang offer ni Francis. Lakas loob kong sinabi sa kanya na hindi ko matatanggap ang mga offer niya. Dahil ama lang talaga ang turing ko sa kanya. Inaalagaan ko siya dahil tungkulin ko yon. At syempre, kasama na doon ang pagmamahal ko sa kanya bilang ama. Pero ang hinihiling niya na higit pa ron ay hindi ko kaya. Kahit pa, ibigay niya sa akin ang lahat. Sa tingin ko naman ay hindi ito nasaktan sa sinabi ko. Pagkos ay napahanga ko pa yata siya. At ikinagulat ko pa ang ipinagtapat niya sa akin. Alam mo, Nerissa, napahanga mo ko sa sinabi mo. Ang totoo niyan, marami na akong naging caregiver. Pero lahat sila ay pera lang ang gusto sa akin. Marami sa kanila ang hindi nakatagal sa ugali ko. Iniiwan nila ako. Yung iba naman, kapag tinukso ko na, ayun, bumibigay naman sila. Kaya sa lahat sa kanila, ikaw lang ang nakapasa sa pagsubok ko. Pagtatapat nito. Ano pong ibig yung sabihin? Naguguluhan ko namang tanong sa kanya. Doon na nga ipinagtapat ni Sir Francis na hindi pala talaga niyang anak si Andres. At ang totoo ay mag-isa na lang siya sa buhay. Si Ate Resi na nga lang daw ang tanging nag-aalaga sa kanya. Dahil ito lang ang tanging naging loyal sa kanya. At syempre, isa na raw ako doon. Nagpapasalamat daw siya dahil natagpuan niya ako.
dahil alam niyang hindi ako tulad ng mga babae na pera lang ang hapon. Sinabi rin ni Sir Francis na balak daw niyang magpatayo ng center na para sa mga matatanda at may mga kapansanan. At gusto daw niya ay ako ang mamahala doon. Dahil nakikita daw niya sa akin na may puso talaga ako sa mga matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ko naman tinanggihan ang alok ni Francis na yon. Este, Sir Francis pala. Dahil bukal naman sa loob ko ang tulungan ang mga matatandang iniiwanan ng pamilya. Kaya naman kami ni Ate Resi ang nangasiwa sa lahat. At ang hindi namin alam, may taning na pala ang buhay ni Sir Francis. At isang araw ay nagising na lang kami na wala na ito. Iniwan naman niya ang lahat ng ari-arian niya sa amin ni Ate Resi. Dahil alam daw niyang sa mabuti namin iyon dadalhin. Tinupad naman namin ni Ate Resi ang kagustuhan ni Sir Francis. Kung kaya't agad kaming nagpatayo ng shelter para sa mga matatanda. Kumuha rin ako ng mga kasama ko para makatulong sa pag-aalaga sa kanila. Nag-iwan naman si Sir Francis ng personal na pera para sa amin daw ni Ate Resi. Bilang kabayaran daw sa kabutihang gagawin namin. At marami sa mga kapitbahay namin ang nagtatanong kung ano daw ba ang ginawa ko para makabigwit ng matandang mayaman na madaling mamatay. Imbes namang sagutin yon ay tinatawanan ko na lamang sila. Dahil hindi ko naman kailangan ng mga taong marurumi ang isip. Isa pa, hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanila kung ganito man ang natanggap kong regalo sa isang taong labis akong pinagkatiwalaan. Ang iba ay marumi ang tingin sa akin dahil sa pag-iwan ng kayamanan ni Francis. Pero hindi na mahalaga sa akin yun. Basta para sa amin ni Ate Resi ay alam namin ang totoo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay naging inspirasyon nyo ang istoryang ibinahagi ko. Nagmamahal, Narisa.